Welcome back sa aking YouTube channel, mga kalapatids. So ngayong araw, mga kalapatids, is mag-aabang na naman tayo, mga kalapatids, no? Dahil nga kahapon, niload ko na naman yung aking nag-iisa na lang na Warriors na sikit, mga kalapatids, sa pang-anim na club training, mga kalapatids, no? Sa San Jose, Nueva Ecija naman sila ngayon. So gusto mo ko samahan ngayong araw. Kalapatids, mag-aabang na naman tayo ngayong araw dahil nga kahapon niload ko na naman yung aking mag-iisa na lang na Warriors na sikit sa pang-anim na training sa club, mga kalapatids, no, sa San Jose, Nueva Ecija na 61 kilometers. Kung napapansin nyo, mga kalapatids, yung mga release point ng mga ibon natin ay taas-baba, no? So saan natin nakakayanin ang ibon ko to dahil nga noong nakaraan ay galing na sa 78 kilometers na bitaw, mga kalapatids, no? Asahan ko nakakayanin ng ibong ko to ngayon, yung 61 sa San Jose, Nueva Ecija, no? So ito yung panahon natin ngayong araw, mukhang magiging smash ang pauwian, lagot yari, mukhang uulan sa mga dadaanan ng ibon namin, ah. Ayan. So ito si Kahit kararating lang nag-ranging, ayan, at ito abang hinihintay natin si Kit, ayan. Well, hindi pa kasi na-release yung mga ibon namin, eh. Ito yung dalawa natin bagong magiging warriors sa susunod. Ayan, naka-viewing, video-viewing ko na rin, pinawawalan ko na. Nakakapitik-pitik na yan dito, tapos doon. So, wala pong, ano, mga kalapatids, no? Hindi pa daw na-release yung mga warriors namin dahil makulimlim din sa pag-re-releasean ng mga ibon, no? So, yun. Mukhang magiging smash nga ang laban, mga kalapatids. Ang pauwian, mga kalapatids, no? Sana kayanin ang ibon natin si Kit. So, hindi ako nag-aalala sa bitaw nila ngayon, mga kalapatids, na 61 kilometers ang layo, no? Ang inaalala ko lang, makulimlim yung panahon. So alam pong kaya ng ibon ko yung 61 kilometers. So ang problema yung panahon, hindi maganda. No, hindi maganda yung panahon. Mukhang hindi magiging maganda pa uwian namin ngayon, ah. So balikan ko yung mamaya, mga kalapatids, no? Kapag ni-release na yung mga warriors namin sa San Jose, Nueva Ecija, mga kalapatids. So, mga kalapatids, na-release na yung mga warriors namin kaninang 7 a.m. sa San Jose, Nueva Ecija, mga kalapatids. No, na 61 kilometers sa layo magmula dito sa loob ko, mga kalapatids, no? So, teto, time check muna tayo sa cellphone natin. Time check, ayan, 7:46 na, mga kalapatids, no? Siguro mga 15 minutes pa or 20 minutes, meron na magsisidaan ng ibon dito. Ayan, so, sana makauwi yung ibon nating sikit, mga kalapatids, no? Dahil kailangan niya makasurvive siya kasi ang pag ilalaban natin sa derby, mga kalapatids, no? So kaya 7 a.m. na release yung mga warriors namin sa San Jose, Nueva Ecija. Hinintay muna nilang sumikat ang araw, mga kalapatids, no, bago nila rinilis. Dapat mga 6:30 na release na yung kanina, eh, dahil nga medyo kumulimlim, hinintay muna nilang sumikat ang araw. At dito naman, mga kalapatids, sa Concepcion, ayan yung panahon sa Concepcion, medyo gumanda na, mga kalapatids, sumisikat na ng kaunti ang araw. Ayan, so mukhang hindi na magiging smash ang pauwian at makakauwi ng maayos yung ibon natin, no? Sana mapakapit natin to hanggang dulo, hanggang first lap derby, mga kalapatids, no? Sana, no? At yun, yung dalawa nating bagong warriors nandun na, you know? Pasama na nila si Kite. Ayun na, mga kalapatids, so tutok pa natin. Ayan, kita ba yun, no? Dalawa nating bagong warriors. Ayan. Sabi ko na sa inyo, nakakapitik-pitik na yan. Diba, ayun, oh. Wala pa mga pangalan. Bibigyan din natin ang pangalan yan sa mga susunod na video. Ayun si Kite, oh. Pinawalan ko talaga si Kite, mga kalapatids, para maging guide ng dalawa natin bagong warriors, para hindi sila mag-overfly, no? Ayun. O, balikan ko yung mamaya, mga kalapatids, kapag umuwi na si Kite, no? Ito na siya, mga kalapatids, ayun na. Kasama na niya si Kite, ayun na. Ayan, o. Ayan, time check muna tayo. 8:02, mga kalapatids. So, isang oras lang siya. Ayun, yun. Landing, lalanding niyan, mga kalapatids, ayun, o. At yung ating mga bagong warriors mukhang nailang, no? Kasi sumabay bigla si Kite. Ay, si Kite. Mabay bigla si Kite.
Ay, sikit to, kasama na niya, oh. Diba? Ayun. Bumalik ko dito. So, ito, hintayin natin landing niya. Ito. Yun, mga kalapatids, oh. Ganda ng pawian. Ito na. Pabababayin na natin. Mukhang hindi siya napagod, mga kalapatids, no? Ayan, nakasurvive na naman siya sa pang-anim na climb training. 61 kilometers, mga kalapatids, no? Ayan, apat sila dyan. Sinundo muna ni Kite kanina bago siya bumaba. Yan ang purpose ni Kite, mga kalapatids, no? Siya yung agad nagpapababa sa mga ibon natin pagdating ng training or karera. Yan. So, pag-ready ko muna siya ng tubig, mga kalapatids, no? Para pumasok na siya. Nakapasok na si Kite. Ito, yung mga ano ko na lang. Yung dalawang YB na bagong warriors at siya si Kite, no? Ito si Kite, nakapasok na, oh. Kung hindi man napagod, mga kalapatids, recover na agad. So ito, papasukin natin. Ito mahirap, mga kalapatids, no? Sa mga YB na tinuturuan, mahirap magpapasok sa trapdoor, ayan. Napakahirap magpapasok sa trapdoor, mga kalapatids. Kailangan mo pang istikan, ayan, oh. Ayan, istikan natin. Ayaw talaga, oh. Ah, ito yung mahirap, mga kalapatids, kapag nagtuturo ng YB, napaka kulit. Ayan, oh. Papasukan natin ulit. Papasok na. Basta pumasok lang yung isa dyan, papasok na yan, gagaya ng isa. Tayo lang natin pumasok. Kulit talaga. So, set up natin yung camera dito. Tignan nyo na lang, no? Mahirap magpapasok ng YB. Ito, mga kalapatids, papapasok ko pa. Try natin ulit. Tinitrade ko pa sila, mga kalapatids. Hindi pa talaga ako. Ito yung kumakain na, oh. Gagaya na itong kasama niya. Papapasukan na natin. So si Kite, hindi na natin mapapasok yan. Mamaya napapasok yan. Kaya natin siya dyan. So ito mahirap talaga yung magpapasok. Pero hindi pa kasi talaga nakakaroon doon ng mga ito, eh. Pero kapag nakakaroon na itong mga ito, mahirap na itong papasukin. Ayan, at least pumasok. Ayan ba? At least napapasok natin. Ayan, kumakain na sila. Kasi kanina pa sila gutom. Subukan lang natin yung camera natin. Ayan, labas lang natin yung camera. Ano, mga kalapatids, napapasok na natin. Si Kite, tayaan na natin dun yun. Mamaya na yun. Nasaan siya? Ayun, o. So, mamaya na natin papasukin yun. Hindi mo naman kasi matatawag yun, eh. Napakatigas ng ulo. So, ayan natin siya kung anong gusto niya or pumasok. Bahala siya. So, ayun yung warriors natin, mga kalapatids, nandun na. Ayun, oh. Ang bilis niya, mga kalapatids, no? Isang oras niya lang nilipad yung 61 kilometers, mga kalapatids, no? Pero nung unang training talaga, mga kalapatids, nahirapan siya, eh. Nung sa Girona Tarlac, yung 36, nahirapan siya, mga kalapatids. Sumabot siya ng 4 na oras bago siya nakauwi. Pero itong 61 kilometers, mga kalapatids, sa Jose Nueva Ecija, minanilang niya, mga kalapatids, no? 8:02, nandito na siya. Na-release sila ng 7 a.m. So, isang oras at dalawang minuto lang siya, mga kalapatids, no? Ayan.
talagang may potential ang ibon na to. Pwede talagang ilaban sa derby, mga kalapatids, no? So, abangan nyo ulit yung susunod na club training, mga kalapatids, no? Dikit pang pito na nyan sa susunod. Kinabukasan o bukas nyan, mga kalapatids, ay basketing na pala nyan. Tapos kinabukasan ay release. Abangan na naman. No, bali kinabukasan nyan ng release. Hindi ko alam kung saan. So, abangan nyo na lang yung susunod na abangan natin, no? Pang pitong club training. At ito yung dalawa natin, Bag Warriors. Ay pinasok ko na talaga dito sa loft. Dito ko na pinapa sa loft ko na sila nilagay, mga kalapatids, no, sa loob. Kasama na ng mga kasama na nila Batman at Siwan. Kahit at saka nito, sikit kasama na nila sa loob ng loft, no. Hindi ko na sila hiniwalay. Dati kasi hiniwalay ko. Nung hindi pa sila nakakalipad, nakaiwalay sila, punta tayo sa loob. So, nung una, mga kalapatids, nung hindi pa sila nakakalipad, nung nakaraan, na club training, ay nandito pa sila, dito pa sila nilalagay. So, yan. Pinagpalik ko ng pwesto. Si D. White nandyan, yun doon sa bata. Babalik ko na rin yan, no? Diyan na siya. Kasi naawa nyo yung dalawa nating bagong Warriors dito sa loob na loop, no? So, kahapon ko lang nilipat yung dalawa nating Warriors dito sa loob na loop, mga kalapatids, no? Dahil, medyo gumugulang na sila, kailangan na nilang makabisado itong loob na loob. Ayan, dito na sila nag-i-stay. Ayan, pinasok ko nila sila dyan. So kahapon nung una nang pasok nila dito, binubugbog sila ni Siwan. So pinasok ko sila ng hapon ko sila pinasok, yun, no? Para hindi sila masyado nabugbog. Ayan, hindi nga sila nabugbog, hindi sila ginalaw ni Siwan, no? Ayan. So maganda naman yung naging ano nila dito sa loob na loob. No? So dito na sila mag-i-stay, no? Hanggang sa mag-ronda sila, mga kalapatids, no? Sasanay na rin natin sila. Ay, naulog pa tong maluwagas stick natin. So yun, si Batman, malapit na siya mamisa. Date ko na lang kayo, kapatid ni Kit sa clutch. Sana makapapisa tayo dahil maganda yung performance ni Kit, mga kalapatids, no? Kahit hindi pa derby, magandang performance niya sa training. At ito naman si Kite. Yun, kumakain siya dito sa mga nahulog-hulog. Yan, mga busog na busog yung dalawa nating Warriors, mga mukhang bear. Sana walang mawala sa inyo dito, walang mag-overfly, ha? So hanggang dito na lang muna tong video na to, mga kalapatids. Abangan nyo yung susunod na abangan natin, no? Abangan nyo yung susunod na training training ni Kit, mga kalapatids, no? Just like, comment, share, subscribe. Keep safe.